panahon ngayon, ito na panahon natin, bilang ako na suwarin din itong January 2020 lang, malaki po talaga ang pagkaiba ng sundalo noon at sundalo ngayon. So, masasabi ko na walang katotohanan yung mga binabanggit na yung ginagawa ng mga sundalo o yung alam lang ng sundalo ay tanging mag-torture at pumatay. Kasi ako mismo ay nakita ko kung paano nila kami trinato bilang mga tao. Araw-araw po ay napakarami ng mga sumusukot, namamatay na Infino. Sa tingin niyo, gaano pakarami ito para walang katapusan? Eh, simula pa ng panahon ni Marcos ito, nandiyan na ito eh. Hanggang kayo, nandiyan pa rin. Sa karanasan namin, ang nagpaparami talaga sa hanay ng NPA, hindi naman po talaga yung mismong armadong unit ng NPA, kundi yung mga basing masa nila na mga milisyang bayan na inaarmasan din nila pero nakabase dun sa mga milisya, mga kasapi ng partido at underground mass organization sa mga infiltrated nilang barangay. Kaya yun po yung nagpapakapal dun sa hawak o sa linya ng NPA. Kung dun naman po sa bilangan kung gaano karami ang NPA, hindi naman po siya lalagpas ng 10,000. Yung dami ng NPA. Pero dahil ngayon nga may sunod-sunod na mga focus military operations, may mga namamatay talaga at iniiwan ng mga unit ng NPA yung kanilang kasamahan, yung mga nagsosurrender naman kasi tuloy-tuloy po ang pag-re-recruit nila at pag-o-organisasyon nila sa mga barangay kahit may mga nagsurrender na at may mga namatay na. Sumusweldo ba yung mga warriors ng NPA? Yung mga normal na mga mandirigma po, wala po yung nakukuha. Meron tinatawag na suportang pampamilya o sopamil, pero hindi po regular na nakakakuha ang isang mandirigma. Kadalasan po talaga walang nakukuha ang mga mandirigma. So, sabi nila, kaya sa mga liblib na lugar, doon mostly na nakapokus yung mga NPA pag-recruit. So, sumasanib yung mga taong ito dahil nga bunga daw ng pang-abuso ng militar at bunga na rin ng kahirapan. Yung ba nung time na yun, nang i-recruit kayo, nang naging dahilan ninyo para sumama? Ako po kasi na-recruita ako sa loob ng pamantasan. Kung saan, napaka, syempre, yun nga, napaka idealistic, adventurous, aggressive na katangian ng mga kabataan. Kung doon naman po sa mga barangay, yun nga eh, yun na laging sinasabi, putol po kasi ang impormasyon pagdating sa loob ng mga barangay. Yung pinaka-source lang po ng kanilang information, radyo. Minsan niya, yung iba wala pa. O kaya mga DVD na portable, pero mga hindi naman information ang nakukuha nila doon, kundi libangan lang. Kaya napaka, tapos walang signal. Kaya yun yung na-exploit ng NPA. Ako particular sa aking karanasan, nagiging paraan yun para makuha namin o mas maitanim namin doon sa mamamayan ano yung propaganda, anong linya, anong doktrina yung gusto naming itanim. Kaya doon, syempre, naniniwala sila na talagang mahirap kasi ramdam naman nila ang kahirapan. Pero hindi nila nakikita, hindi naaabot ng media, ano ba talaga yung nangyayari dun sa baba at hindi nila yun na ipaparating din sa media. Kaya kahit umaangal ang mamamayan na may NPA, naranasan ko pa nga, tinatakpuhan kami ng mamamayan ng mga masa doon dahil sa takot, pangamba, yun ang nangyayari. Pangalawa, yun, hindi naman po sa pagtatanggol sa army, pero kasi ang talagang nasa mga liblib na barangay ay mga NPA, hindi mga army. Dahil putol na nga yung impormasyon kung ano yung laging nasasabi at naipopropaganda sa kanila, yun yung pinangahawakan nila. Ako po, nung aktivista ako, naniwala talaga ako na tama yung ginagawa ko. Tama yung manindigan para sa edukasyon. Talaga namang legitimate yung mga issues. Pero yun na nga, no, makikita mo na lang
kapag nandun ka na sa taas, na nakapasok ka na sa loob ng CPP-NPA, at nakita mo yung nangyayaring corruption din talaga doon sa loob. Siguro dagdagan ko lang din yung mga binabanggit ni Ivy. E di, sa usapin nung binabanggit na mga propaganda regarding sa mga sundalo, ay ginagamit naman po talaga yan ng mga legal for organization. Isang halimbawa nga po dito ay nung pagkadakip ko, nagpalabas yung League of Filipino Student na noong October 2, bandang alas 10 ng umaga ay dinangkip ng mga elemento ng 28th Infantry Battalion si Christian Chanchan Sabano na dating estudyante at organizador ng mga magsasaka. E di, binabanggit, kasama niya ang dalawa ng mga magsasaka na si Anton Manyuso at Edwin Bigson, pagkadakip ay binugbog at tinorture sila at ngayon ay illegal na inaresto. E di sa amin, sa parte namin, e di talagang kung ako yung tatanungin, walang nikurot, no, walang kahit anong pagpapasakit o larawan noong panunorture sa akin, kundi ang ginawa pa nga sa amin ng 20th Infantry Battalion ay nariyan sila para bigyan kami ng mga damit, bigyan kami ng pagkain, at kahit nung nasa loob na ako ng presohan, dahil hindi libre yung pagkain doon sa loob ng lock-up cell, ay mismong mga sundalo pa yung nagbigay sa akin ng mga pagkain at sa mga kasama ko simula sa morning, breakfast, lunch, and dinner. So, masasabi ko na walang katotohanan yung mga binabanggit na yung ginagawa ng mga sundalo o yung alam lang ng sundalo ay tanging mag-torture at pumatay. Kasi ako mismo ay nakita ko kung paano nila kami trinato bilang mga tao. So, sundan ko lang po yung ano ni Christian. Sa panahon ko po kasi 80s, kalakasan po talaga ng party doon sa Mindanao, sa area ng Mindanao. Totoo naman po, in fairness naman doon sa ano, yung 80s at saka itong 2020, malaking pinagkaiba. Noong 80s po talaga, mayroon po talaga masundarong tarantado. Mismo po ako, nakasaksi ako doon sa mga dineploy doon sa area ng Mindanao. Mayroon po talagang walang hiyang sundalo. Pero hindi naman po lahat. Yun din yung pinapalaki naming issue noon na noong time na inactive ako. Binalaki namin yung issue na yun. Kasi totoo naman pong may mga na-rape talaga. At nung nag-move out sila, marami po talagang nabuntis. Marami yung mga batang naiwan na walang ama. Pero sa panahon ngayon, ito na panahon natin, bilang ako na suwarin din itong January 2020 lang, malaki po talaga ang pagkaiba ng sundalo noon at sundalo ngayon. Kasi nga po, sabi ko nga, nikurot talaga kahit masakit na salita, wala akong natanggap. Kundi napakaganda yung pagtanggap sa akin, napakaayos na ang pagdala sa akin doon sa area. Hanggang sa umuwi ako, wala po akong narinig na masakit na salita, kundi halos parang napaka-VIP pa nung pag-touring nila sa akin. Iyan po yung pagkakaiba nung 80s at saka yung mga sundalo ngayon. Kumbaga, iba na yung namulat na sila, kumbaga, iba na yung sistema ng sundalo noon at sundalo ngayon.